Isang pinagpalang araw po sa lahat, isang pinagpalang magandang araw po sa lahat. At mga kapatid, muli po tayo po magsasama-sama na naman sa isa na naman pong online divine service. At ako po ay nagagalak na muli magamit po ng ating Panginoon para po makapaghayag ng kanyang banal na salita sa araw na to. At again po, in behalf of Prayer Faith Worldwide Ministries, sa amin pong Spiritual Director Bishop Ross M. Nozuelo, ng amin pong Senior Pastor Reverend Dr. Alex Nozuelo, at ng aming Division Head Pastor Reverend Dr. J. Nozuelo, ito po ang iyong lingkod, si Wena Naldosa ng Subic Town Proper Chapter. At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan po ay matatagpuan po sa libro ng Awit, Chapter 1, verses 1 to 6. Ito po yung matatagpuan sa Psalm chapter 1, verses 1 to 6. Ang nasasabi po dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Verse 4, hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay hihiwalay sa grupo ng mga banal. At last verse po, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Praise God. Papuri po sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay panandali ang yumuko at manalangin. Lord, Father God in heaven, Ama, salamat po muli Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa, Lord Jesus. Lord, dalangin ko po, Panginoon, samahan mo po kami sa buong gawain na ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna, ikaw po ang maitaas, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Lord Jesus. Lord, samahan mo po kami sa muli namin pag-aaral ng iyong banal na salita. And Lord, samahan mo po ako sa paghayag ng iyong salita, Panginoon. Dahil kung wala po ang iyong pagsama, wala po akong kayang gawin, Lord Jesus. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. At itinatama mo po kami sa bawat pagkakamali na aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa iyo po ang papuri. Binabalik po namin ang lahat. Pasasalamat, pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin sa umagang ito, mga kapatid, ay Keys to a Blessed Life. Ano nga po ba yung mga susi para sa isang pinagpalang buhay? Mga kapatid, when we say blessed, kung sasabihin mong pinagpala ka, pakiramdam mo ay mapalad ka magkaroon ng isang bagay, maayos na kalusugan, maayos na pag-ibig, katanyagan, kapalaran, talent, at iba pa. Ito ay isang special na pabor. Ito po ay isang pabor o regalo na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos na nagdudulot sa atin ng kaligayahan. Amen po. At pag tayo po ay pinagpala, yung pakiramdam na we are blessed, batid natin at nagpapasalamat po tayo na ang ating Amang nasa langit ay laging malapit at nasa isip niya yung pinakamabuting interest natin. Amen po. Tapat siya at handang matugunan ang ating bawat pangangailangan, bawat sandali, bawat araw-araw na ating buhay. Kaya po kung mayroon tayong sapat ng pananampalataya upang maniwala, if we have enough faith to believe, tayo ay nasa pamilya ng ating Panginoon. Tayo nasa pamilya ng Diyos at wala pong kondisyong tinanggap niya tayo. Unconditionally, tinanggap po tayo ng ating Panginoon. Kaya nasa atin po yung kaloob niya na buhay na walang hanggan. We have the gift of eternal life. Ngunit para po matamo po natin yung sinasabi nating karanasan ng buhay na walang hanggan o yung eternal life, kailangan nating lumakad sa pagsunod sa kanyang mga kaparaanan. We must walk in obedience in His ways. Walk in obedience in His ways. Amen po. Dapat natin isipin yung kanyang mga daan, kanyang mga kaparaanan. Dapat natin alam natin yung daan ng ating Panginoon. Pag nilayan natin ito
at lumakad ng naayon sa kanyang mga kagustuhan. Amen po. Kasi ang taong pinagpala, mga kapatid, ay hindi lamang natututo at sumusunod sa mga bagay na nais ng ating Panginoon. Ngunit yung kanyang kaluguran ay nasa kautusan ng ating Panginoon. At sa kanyang mga salita ay nagbubulay-bulay, nag-aaral siya lagi ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa teksto po ating binasa, yung pong Psalm 1 o yung Awit 1, ito po ay tinatawag nilang Salmo ng Karunungan o yung Wisdom Psalm. Bakit po? Dahil nalaman natin na yung kaligayahan pala natin ay resulta ng pagpili nating sundin ang direksyon ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Makikita po natin dito sa teksto ang ating binasa po yung dalawang paraan o dalawang direksyon ng buhay. Dalawang direksyon sa buhay. Yung isa po yung tamang daan na humahantong sa kaligayahan. At ang isa naman po ay yung maling paraan na humahantong sa paghihirap ng mga tao. Amen po. At sa araw pong ito, ang tema pong ating pagninilay-nilayan o yung ang ating pong pag-aaralan po sa araw na to ay What are the keys of a blessed life? Ano po yung susi ng pinagpalang buhay? At para po sa ating point 1, ito po yung matatagpuan sa verse 1 po ng tekstong ating binasa. Ang nasasabi po dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Amen po. Ang ating pong point 1, matatagpuan po sa verse 1 na ating pong binasa ay walk wisely. Walk wisely po, paglakad ayon sa kalooban ng Diyos. Walking in the will of God. Amen po. Ano po yung sinasabi ng scripture para magkaroon tayo ng pinagpalang buhay? Una, hindi daw po tayo dapat lumakad, hindi tayo dapat mamuhay, kumilos ayon sa direksyon ng masasama. Hindi natin dapat hayaang matukoy tayo ng peer pressures, yung ating mga decision. Amen po. Sabi po, sa scripture po, do not walk in the counsel of the ungodly. Hindi ka dapat nakikinig sa payo ng masasama. Do not stand in the way of sinners. Hindi ka dapat sumusunod sa masasamang halimbawa ng iba. At hindi porket nagdulot ng kaginhawaan sa buhay ng iba ang mga mali niyang gawa, gagawin mo rin, susundin mo rin, at aasa ka baka umangatin ang buhay mo. Hindi po, kapatid. Ang ibig sabihin nito na hindi tayo dapat sumama sa mga masasama, sa mga makasalanan, sa kanilang mga kasalanan. Hindi tayo dapat sumama. Hindi tayo dapat tumayo kasama nila, suportan sila sa kanilang kasamaan. Amen? Kung kaibigan mo yung nakagawa ng kasalanan, huwag mo siya ipagtanggol. Huwag mong bigyan ng rason ang mali niyang nagawa. Bako sabihin mo sa kanya yung mga mali niyang nagawa at iparemind mo yung mga maaring maging consequence na mga mali niya sa buhay. Do not sit in the seat of mockers. Hindi ka dapat nakikisama sa mga kumukutya. Hindi ka dapat nakikisangkot sa mga maling gawa nila. Amen po. Hindi po tayo dapat maupo sa upuan ng mga manunuya. Hindi dapat kutsiin yung mga taong gumagawa ng mabuti, mga kapatid. Kinukutsa nila ang mga hindi nagkakasala. Hindi po dapat ganun. Huwag po tayong manuya sa kabutihan. Amen po. Let us love God and do His will. Pag nagpatuloy po tayo sa ating Panginoon, alam natin na walking wisely with God, it means na we're letting Him teach us what is good. Amen po. Hinayaan nating pakialaman ng ating Panginoon ang ating mga buhay. Nagpapagabay po tayo sa Kanya. Ang paglakad po nakasama ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng Kanyang presensya at kapangyarihan sa ating mga buhay. Ang ating Diyos po ay makapangyarihan at sa Kanya po lahat ng bagay ay posible. Wala pong imposible sa Kanya. Tandaan po natin na may mga taong maari makapagbigay sa atin ng mga maling payo, maaring mag-engganyo sa atin sa mga maling bagay ng buhay. Ngunit kung gusto po natin pagpalain tayo ng ating Panginoon, kung gusto mong pagpalain ng Diyos ang iyong buhay, hindi ka dapat nakikinig sa payo ng mga masasama. Hindi ka dapat sumusunod sa masasama nilang halimbawa. At hindi ka dapat nakikisama at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Amen po. Lumakad po tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ulitin ko po, do not walk in the counsel of
the ungodly. Piliin lang po natin yung mga advice na ibinibigay sa atin. Kaya mag-iingat po tayo lagi sa pagtanggap ng mga payo, mga kapatid. Do not stand in the way of sinners, being a party to its ways. Huwag kang makisama sa mga maling kaparaanan ng ibang tao. Do not sit in the seat of mockers at huwag mo pong i-adapt yung mga mali nilang attitude. Amen po. Lumakad po tayo ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Lumakad po tayo, dun po, piniin po natin yung daan na matuwid, mga kapatid. Lumakad tayo sa kaparaanan ng ating Diyos Ama. Walk wisely. Amen po. At para naman po sa ating point 2, sa point 2 po natin on ano po yung susi ng pinagpalang buhay or what are the keys to a blessed life. Para po sa ating point 2, ito po yung matatagpuan sa verse 2 po ng scripture po na ating binasa. Ang sabi po dito, salip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Amen po. Point 2 po natin, live in God's Word. Mamuhay po tayo sa salita ng ating Diyos. At to live in God's Word, it means, God's Word, it means po, we should delight in the counsel from God's Word. Delight po means to be mindful of, attentive to, and so it came to mean rin po na to keep or protect. When something delight us, mga kapatid, diba, we desire to protect it or guard it. Kapag may nakalugod sa atin, nais natin itong protektahan at bantayan. Ganyan po ang pagbabasa o yung pagbabasa po natin ng salita ng ating Diyos ay nagdudulot ng kagalakan po dahil inihahayag nito ang Diyos at ang kanyang plano para sa ating mga buhay. Amen po. Katulad nga po ng sinasabi sa Psalm 119 verses 14 to 16, Psalm 119 verses 14 to 16, sabi po, nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y lagi mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod, iingatan sa puso ko upang di makalimot. Amen po. Delight in the counsel from God's Word. Live in God's Word, mga kapatid. Meditate on the counsel from God's Word. Bulay-bulayin natin, aralin, basahin natin ang mga payo mula sa salita ng ating Diyos. Basahin po natin yung Biblia. Ang pag-aaral, pagbabasa po sa Biblia ay ang pagpupuno sa ating mga isipan, sa ating mga puso ng mga tuntunin, simulain, at mga pangako ng salita ng Diyos. Amen po. Katulad na lang po ng sinasabi sa Colossians 3 verses 16, let the word of Christ richly dwell within you. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong mga puso. Amen? Mga kapatid, magpatuloy lang po tayo at maging consistent lang tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng Biblia. Pag-aralan po natin kung ano yung ibig sabihin ng mga salitang ito ng ating Diyos at kung paano ito natin pwedeng i-apply sa ating mga buhay. Amen po. Sa Psalm 119 verses 97 to 99, ang sabi po dito, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwing ay yung iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong na higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Amen. Bakit nga po natin kailangan basahin ang salita po ng ating Diyos? Kasi po, God blesses us through His Word. Pag pinamuhay po natin yung salita ng ating Panginoong Diyos, mahambing po tayo nito sa isang puno, na sa isang tree po na naglalarawan ng katatagan, kakayahang makayanan yung mga unos po ng ating mga buhay. Amen po. Magiging matatag po tayo mentally, emotionally, spiritually po, mga kapatid, sa bawat panahon ng ating mga buhay. Masasabi po natin, lalago din po tayo sa paglipas ng panahon. Amen po. As a Christian po, bilang mga mananampalataya, matuto po tayong malugod sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kung sa iba po, sa ibang mga taong hindi nananampalataya,
yung feeling po nila boring basahin yung Biblia. Pero dapat po sa ating pong mga Kristiyano, tayo pong mga mananampalataya, ikaw bilang Kristiyano na may tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos, dapat na-excite ka, hindi ka nadabubore sa pagbabasa nito. Amen po. Dapat nasisiyang kang basahin yung kanyang salita sa Biblia. Nasisiyang kang marinig sa mga pag-aaral, sa mga preaching yung salita ng ating Panginoon. Para sa iyo, ito ay totoo at hindi lamang pantasya. Amen po. Kung sa iba, ito po ay impormasyon lamang. Ito po ay inspirasyon para sa iyo. Pagkat isa ka ng mananampalataya, isa ka ng Kristiyano, dapat yung salita ng ating Panginoon nakapagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Inspirasyon mo dapat ito sa iyong buhay. Amen po. Kaya mga kapatid ko, pag-aralan natin ito, manalangin tayo, pakinggan po yung pangangaral ng salita ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng pananampalataya sa salita ng ating Diyos Ama. Amen po. At para po sa ating point 3, yung point 3 po ng kung ano po yung susi sa isang pinagpalang buhay or what are the keys to a blessed life, ang ating pong point 3 ay matatagpuan po sa verse 3 na ating pong binasa. Ang sabi po dito, katulad niya ay punong kahoy sa tabi na isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Amen po. Kaya po para po sa ating point 3, be like a tree planted by streams of water. Maging katulad daw po na tayo ng isang punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Amen po. To delight in God's law po is to love His ways. At para po sa mga bagong Kristiyano po, kuminsan po ay nangangailangan rin po kasi ng oras. Yung pag-ando po sa mga bagay na nakagawian po ng mga bagong Kristiyano, kailangan rin po natin ito ng anang oras po, kasi hindi po ganun kadali po yun. Yung pag-ando po sa ilan sa mga nakasanayang bagay, sa pag-iisip ng kasamaan, ay maaaring magtagal po. It might take time para po sa pagbabago nito. Ang isang puno po, magsisimula po yan sa maliit. Ngunit kung ang isang tao po ay umiibig sa ating Panginoong Diyos at hanapin niya po yung kanyang mga kapamaraanan, siya po ay tulad ng isang puno sa tabi ng isang batisan. Kung may kaunting ulan po, ang mga puno lang po na malapit po sa batis lamang po yung tutubo. Bakit po? Kasi yung batis po ay kumakatawan po sa mga daan ng Diyos at pag-ibig ng ating Diyos. Amen po. Maaaring po sila maging isang mabungang puno. Ang prutas ay darating sa panahon. Magkakaroon din po ng mga panahon ng taglamig para sa mga mananampalataya. Ngunit ang katapatan po ay hahantong sa bunga sa tamang panahon. Amen. Ang ilang mga panahon ay para sa paghahasik, paghahayo po, at ang ilan ay para sa pag-aani. Amen po. Kaya kahit po yung malusog na puno ay magkakaroon din po ng mga dahon na nalalanta at nalalagas sa taglagas. Amen po. Pero ang Diyos po ay tila nangangako po sa atin ng supernatural na spiritual na kalusugan sa mga mananampalataya po. Ang bunga po ay maaring dumating sa panahon, ngunit ang dahon ay hindi malalanta. Ang pananatili sa ganitong paraan ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Nang napakahusay na anuman ang kanilang gawin, ay maaaring mag-prosper po. Isang bibihirang bagay po sa buhay sa mundong ito ang namumuhay ng tapat, ngunit dapat nating gawin itong layunin bilang uri ng buhay na nais ng Diyos para sa atin. Amen po. Kaya't kung nais mong pagpalain ka ng Diyos, mga kapatid, hindi ka dapat nakikisama sa mga masasamang tao. Higit pa rito, dapat na pinamamahalaan ang salita ng Diyos sa iyong pag-iisip sa buhay. Dapat umiiral ang salita ng Panginoon sa iyong pamumuhay. Dapat lubusan kang nasisiyahan sa pagugulang oras, sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga salita. Pag-aaral ng salita ng ating Diyos. At ang pag-aaral mo ng kanyang salita ay dapat nakikita sa iyong mga kilos, sa iyong mga gawa. Dapat nagbubunga sa iyong buhay. Amen? At maging katulad ka rin sa isang punong kahoy na yung ugat ay pinangangalagaan ng batis. Ang iyong buhay ng pagpapala at pagiging produktibo ay lubos na naiiba sa buhay ng masasama. Amen po. Bakit? Kasi yung
ang ibinubunga ng kanilang buhay ay walang halaga para sa ating Panginoon. Para sa ating Panginoon, ang pamumuhay ng mga masasama ay gaya lamang sa isang ipa na tinatangay ng hangin. Tandaan po natin na kapag inihiwalay ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa masasama, ang masasama ay babagsak sa paghuhukom. Amen po? Alam po na ating Panginoon ang pamumuhay ng kanyang mga matuwid na mga tao. Gayun rin po yung pamumuhay ng mga masasama niyang pong nilalang. Kaya ang kanyang paghatol ay magiging makatarungan. Hahatulan po tayo ng Panginoon, hahatulan ng Panginoon ang masasama sa walang hanggang kapahamakan. At bilang pangwakas po mga kapatid, gaya nga po nang nabasa po natin dito po sa ating teksto sa Psalm 1 verses 1 to 6, ay nagpapakita po ito ng kapansin-pansing pagkakaiba po sa pagitan ng masasama at pinagpalang tao. Amen po. Ang pinagpalang tao po ay namumuhay na kasama ng Diyos, na nakaangkla sa salita ng Diyos, na kung gayon po yung spiritual at produktibo sa paningin ng ating Panginoon. Ngunit ang buhay ng masasama ay hindi mabunga sa paningin ng ating Panginoon. Ang pamumuhay ng masama ay hindi matatag at walang halaga gaya ng isang ipa. Amen po. Ang kahihinatnan nito ay masama. Ang kahihinatnan po ng masasama ay kapahamakan lamang mga kapatid. Amen po. Amen po mga kapatid. Kaya kung nais po nating pagpalain po tayo ng ating Panginoon, kung nais natin magkaroon ng pinagpalang buhay mga kapatid, walk wisely. Piliin po natin yung daan ng ating Panginoon at live in God's Word po mga kapatid. Magalak po tayong pag-aralan ang salita ng ating Panginoon po, upang malaman po natin yung mga alituntunin, mga pangako niya po sa atin sa mga buhay po natin. At maging isa po tayong tree planted by streams of water. Maging katulad po tayo ng isang punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Na yung isang puno daw po nagsisimula sa maliit. Ngunit kung ang isang tao ay umiibig sa Diyos at hahanapin ang kanyang mga paraan, ito po'y maaring mamunga po ng madami. Amen po. Tayo po'y panandali ang yumuko at manalangin. Lord, salamat po sa iyong pagsama sa amin sa pag-aaral po namin sa araw na ito, Panginoon. Muli po, Lord God, dalangin ko, Lord, na unawaan ng bawat isang kapatiran, Panginoon, ang kapahayagang, ang mensaheng na isang pong ibigay sa bawat isa. Salamat, Lord God, pagkat alam ko pong ginaguide mo po ang bawat isa sa amin, Lord Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na maisapamuhay po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Gabayan mo po kami sa araw-araw, Lord God. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong mga pagpapala, Panginoon. Salamat, Lord God. At kami po iyong pinatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Tinatanggap na po namin, Lord Jesus, ang kapatawarang ito, Panginoon. At hayaan mo po, Panginoon, matuto rin po ang bawat isa, Lord God, na makapagbigay po, Panginoon, ng kapatawaran sa mga taong nakapagtulot po sa amin ng hindi magandang bagay, Panginoon. Lord, salamat Ama sa iyong patuloy na paggabay, patnubay sa bawat anak mo nandito, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, hindi po aksidenteng nakikinig po ang bawat isa, Lord God, pagkat, Panginoon, may nais ka po maganap sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Binabalik po namin ang papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Salamat po muli sa pagsama niyo po sa akin sa araw na ito, mga kapatid. At muli po, in behalf of Prayer of Faith Worldwide Ministries po, sa panguna po naming Spiritual Director Bishop Ross M. Nozuelo at ang aming Senior Pastor Reverend Dr. Alex Nozuelo at ang aming Division Head Pastor Reverend Dr. J. Nozuelo. Ito po ang inyong lingkod, Gwenan Aldosa ng Subic Town Proper Chapter. Muli po, magandang araw po sa lahat. Dalangin ko po ang isang pinagpalang araw sa lahat po sa atin. Salamat po. Mahal po kayo ng Diyos. Amen.